Hello guys, I'm back. Magandang tanghali muna sa inyo. Ngayon guys, diretso na kagad tayo sa ating i-share ko sa inyo. Kasi merong nag-comment sa akin, mag-vlog naman daw ako sa carburetor hose. So ngayon guys, share ko sa inyo kasi original pa to. Tamaro FX 1998 7K. Sa mga merong 98 model na ganito at gustong malaman yung original connection ng carburetor hose, eto share ko sa inyo. Lalo na dun sa nag-request na mag-vlog naman daw ako tungkol sa carburetor hose. Start tayo guys dito sa may bulb niya sa aircon. Yung tumataas yung kanyang minor pag mag-on switch yung aircon niya. Ito yan guys, no? Dalawa siya. So, itong dalawa na to, yung isa nakakonect sa intake. Tama ba? Intake, o, sa intake. Ito guys, itong isa na to, nakakonecto dito sa intake. Manifold. Ito yon. Tapos ito yung intake manifold. Ayan. So letter T siya, meron siya pagkaano sa intake manifold, naka letter T siya na ano ba itong tawag dito? Basta nakikita nyo naman guys, di ba? Tapos dumiretso siya sa dito yung isa. Pagkatapos sa intake ha, dito siya sa may advancer na distributor. So kasi ito kasama rin kasi ito sa pag nag-accelerate tayo sa ignition, tawag nga nila advancer. So ito yung nagpapalakas din sa atin sa revolution natin pag tumatakbo na tayo. So pagkatapos, meron siya dito at sundan nyo na lang ako. Basta ito ang sineshare ko sa inyo, ito yung original na connection. Kasi ako lang ang nagme-mechanic nito, kaya alam ko na ito yung original. Kasi ayoko rin paggalaw to dahil mahirap na eh. Tapos guys, pagkatapos dun sa advancer, nakakonect naman dun. Nakikita nyo pa ba? Ang daliri ko. Nakikita pa ba? Hirap ah. Kita pa ba? Nasusundan ba? Ayun guys. Ayun. Kita naman siguro, no? So, yun. Mula dito, ayan. So, mula dito sa, tag dito, hirap ang paliwanag, hirap ako magpaliwanag ngayon ha. Basta nasundan nyo lang yun guys. Mula dun sa, dito sa may aircon, pag tumataas ang minor, nag-automatic, yun ang connection niya. So, sundan nyo na lang. Tapos, from dito tayo nagtapos. Dito. Yan. Saan ba tayo nagtapos? Ayun. Ay, kita pa ba? Hirap eh. Ayan. Nakikita nyo yung daliri ko. Medyo madilim lang. Meron pang isa dito. Ngayon sa dulo. So, sundan nyo na lang yung daliri. Ayan. Basta yun. Tapos, ayun. So, eto. Ayan. Nandito naman siya sa hindi ko alam kung anong klase vacuum to. Dito sa
Ito yung umihigop din. Yan. Bulb din to. Vacuum. Sa intake. So, sa accelerator din to. Yan, sa accelerator din. So, sundan nyo lang yung hose. So, yun. Pagkatapos, tapos na ata tayo. Ngayon, may i-share ako sa inyo guys, no? Na-maintain ko tong hose na to. So, magitan ng ganitong technique. Kasi makikita nyo, pag yung mga connection niya medyo may mga crack na. Kailangan ng palitan. Ngayon, yung iba, kung kailang may crack na sa mga kanto, sa mga terminal, dun lang nila pinapalitan. Pero, ang sa experience ko, kailangan yung mga hose nito, pag matigas na, diba, hindi na siya malambot, palitin na yan, guys. So, ito, check nyo, pe-press nyo ng ganito. Pag malambot pa siya, okay pa siya. Halos lahat itong hose na to, napalitan ko na. So, yun lang ang isang tips na maybe may share ko sa inyo. Ayan guys. Ganon. So far, okay na siguro. Yun lang naman yung mga connection niya sa eto. Ito yung filter niya dito. Meron dito. Normally, hindi naman nawawala yan. Sa ano na to, sa fuel lines na to. So, yun lang. So far, siguro naman makakatulong na yung yan lang naman ang mga hose dyan. Hose. Meron ditong isa pa nga pala. Ito, bulb din. Dito, banda dito. Nakakabit naman siya dito sa may bulb siya dito. Ito. So, dito. Mula dito, yun. Lumusok doon, nandun. So, sundan nyo na lang. Sa mga naguluhan sa connection sa carburetor nila. So, yun. Nakakabit dito sa kuryente. May bulb dito. Ayan. May kuryente yan dito. Ayan. Nakakonect din sa carburetor. So far, okay naman. Tapos, yun dito naman, intake din. Bulb. Yan, nakakabit doon. Ayan, malaking hose. Super, okay na yan. Sana nakatulong to. Yung nag-request sa bulb hose, carburetor hose. Sana nakatulong sa'yo. Okay, salamat ulit sa Diyos at nakapag-vlog ulit.